Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito po ay galing kay Sally Onichan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kaibigan, paano ba paglagpas na po sa due date yung ating inahing baboy? Nasa 122 days na po. Di pa pa po pwede bang mag-inject ng oxytocin? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ang ating pong pag-uusapan po ngayon mga kaibigan, tungkol po ito sa mga inahing baboy. Kung paano ba siya tamang pagbibilang ng kanya pong pabubuntis para po matansya talaga natin kung kailan po yung kanyang tinatawag na due date o expected date of delivery. Kapag tayo po nagpapabulog sa ating inahing baboy, halimbawa, ngayon pong araw tayo po nagpapabulog. So, ang simula po ng pagbibilang ng ating inahing baboy ay bukas. Kinabukasan po, ayan po yung tinatawag na day 1. So, first 21 days, yung day 1 niya ay magsisimula po. Kinabukasan na ngayon po nagpapabulog ninyong mga inahing baboy. Kapag kayo po nagbibilang, so kukuha po kayo ng kalendar, maglagay po kayo ng record doon kung kailan po yung kanyang expected date of delivery. Importante po kasi yan kaibigan na malalaman natin kung kailan po sila manganganak o kailan po yung due date ng ating inahing baboy para mayroon po tayong baseline data para malaman natin kung overdue ba yung ating inahing baboy o premature ba yung mga biik na isinilang po ng ating mga inahing baboy. Kapag wala po tayong data, kung konkretong data, kung kailan nabulugan yung ating inahing baboy, di natin malalaman kung kailan po siya manganganak. Di natin malalaman kung overdue na ba yung ating inahing baboy. Hindi din natin malalaman kung premature yung mga biik na ipinamanganak ng ating inahing baboy. And then, hindi po natin maihanda ng maayos yung ating inahing baboy doon po sa kanyang panganganak kasi po, hindi po natin alam kung kailan po siya nabulugan. Kaya, importante talaga yung araw na pagpabulog para doon po kayo magbilang ng doon po kayo magsimulang magbilang hanggang sa araw po na siya'y manganganak. Ang baboy po ay nabubuntis po ay nasa 3 months, 3 weeks at saka 3 days. Yung 3 months, 3 weeks at saka 3 days, ito po equivalent sa 109 days to 119 days. So ang kanya pong average ay 114 days. So yung 114 days, yan po ang ibig sabihin ng 3 months, 3 weeks at 3 days. Yan po yung 114 days. Pero mayroon po ito yung pinatawag na range na plus minus niyan. So ang range talaga ng ating baboy na panganak po ay nasa 109 days to 119 days. Below 109 days ay premature po yan kapag isinilang yung mga biik. Above o beyond 119 days ay overdue na po yan kaibigan. So ngayon, kapag yung inahing baboy mo o yung kanyang tiyan ay nasa 122 days and then sinasabi mo kung pwede bang inject ka ng oxytocin, huli na po yung lahat mga kaibigan. Dapat nung nasa 118 days pa lang, nagturok na po kayo ng oxytocin para kinabukasan, 119 days, may labas pa yung mga biik. Safe pa yung pagpapanganak ng mga biik. Hindi pa sa nakakain ng kailang ihi, hindi pa sa nakakain ng kailang mga dumi. Kasi po, once po kapag yung mga biik po ay nakakain na po ng kailang mga dumi, nakainom na po kailang mga ihi, ay mayroon na po yung complication doon po sa kailang katawan. Sila po yung magkaroon ng infection, sila po yung manghihina, and then mahihirapan tayo doon po sa paggamot doon sa mga biik na mayroon na pong mga infection kasi maliliit pa lang sila. So kaya diyan, kapag nasa kapag yung ating inahing baboy talaga ay malapit na sa kapag nasa due date na po niya na 114 days, huwag niyo nang palampasin ng 118 days. Pag-abot ng 118 days at saka hindi pa nanganak yung ating inahing baboy, pwede na po tayong magturok ng oxytocin. Okay? Para mailabas yan nung ika 119 days. Yan po yung purpose ng oxytocin po mga kaibigan. Pero sa nating mapaanak po yung ating inahing baboy para yung kanyang mga biik ay ma-safe po natin. Kasi po, sayang naman po kapag nasa overdue na po yung ating inahing baboy, 122 days, malamang po, pag may labas mo yung mga biik na yan, yan po ay mga patay na po mga kaibigan. Okay naman, kapag may buhay,
siguro mayroon ng mga complication kasi po overdue na po yung mga biik na yan, mga kaibigan. So, ayung ang paggamit ng oxytocin talaga ay ito po yung ginagamit kapag yung ating inahing baboy ay nanganak at saka yung kanyang interval ng panganganak ay medyo matagal. Yung unang biik ay lumabas, so after 1 hour, 2 hours, doon po lumabas yung mga sumunod na biik, yan po, magturok po kayo ng oxytocin para mas mapadali o mapaliit natin yung oras na time of interval every biik na may labas po ng ating inahing baboy. Then, ang isang gamit po ng oxytocin ay doon po sa mga inahing baboy na malapit na pong lumagpas o malapit na po sa overdue date na 119 days. Yung safe ay nasa 114 days at saka 109 days. Pagdating ng 118 days, kailangan na po yung turukan ng oxytocin para pagdating po ng 119 days, mailabas po yung biik sa hustong range pa ng kanyang due date. So yan po yung gamit po ng oxytocin po, mga kaibigan. Kaya importante talaga na mayroon tayong baseline data kung kailan po nabulugan yung ating inahing baboy para matansya natin yung kanyang range ng kanyang due date at saka malaman natin kung kailan siya magiging overdue o hindi. At saka malalaman din natin kung kailan tayo pwedeng magbigay ng oxytocin doon sa ating inahing baboy kasi overdue na po sila. So yung ating pong tandaan, 3 months, 3 weeks at 3 days na pagbubuntis po ng ating inahing baboy o nasa 114 days average and then nasa plus 5 minus 5, 109 days to 119 days po, mga kaibigan. So yan po yung ating topic ngayon at sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po doon po sa pagbibilang ng araw sa ating inahing baboy sa panahon na po sila'y nagbubuntis po, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!